All right. So good afternoon, everyone. Happy Friday. Gaming bilis ng araw. Kamusta po yung week nyo? Let me know if you can hear me sa comment. Ayan, comment section. Good afternoon, guys. Hello. Please tag your team members, colleague, friends. Okay, na gustong ma-inspire this afternoon. Samahan niyo po kami yung pagchikahan kay JC. Ayan, napaka-interesting na naman po ng story natin for this afternoon. Ayan pa lang sa ating title, oh. Medyo talaga mag-curious ka. Ano nga ba to? Ano nga ba story ni Miss JC? Ayan, if you're excited and if you can hear us, please let us know para naman mabuhay ang ating comment section dyan sa ating mga viewers, ating mga live viewers. Hello? Ayan. Grabe, kamusta ba ang weather sa amin? Medyo makulimlim sa aming yung weather namin sa ngayon. So, kayo po. Ayan. Good afternoon, Miss Beck. Ayan. Sige po, pwede niyo pong i-share ang ating live for this afternoon. Ayan, sige. I think we can start na yan. Loud and clear. Okay. Hello, hello. Again, welcome to our Friday Pray Story. One of the best things about thankfulness is the more you choose it, the easier it gets. The more you profess gratitude, the more you notice things to be grateful for. So this afternoon, let's practice our thankfulness muscles, okay? So, hello, my name is Sherry, and I am so excited to introduce our guest for this afternoon. By the way, if you're watching this on live, please comment hashtag team live, and if you're watching this on a replay, please use hashtag team replay. Okay, so huwag na natin patagalin. I-introduce na natin ang guest natin for this afternoon. So our today's guest is a CPA with 5 years of corporate experience. Okay, sa so mga CPA natin dyan, hello, hello, kaway, kaway. So mag-ingay po tayo ng konti sa ating comment section. So when pandemic strike, he choose to go home due to the risk of COVID in Metro Manila. And experience burnout, overworked, and underpaid. So, sino pong nakaka-relate? Okay. And by then, she returned to Bulacan and currently teaching in her college school. And she's venturing into this online bookkeeping world. She already have 2 clients and hoping to form a team this year. Wow. So let's learn more about her inspiring journey in today's episode of Friday Pray Story. Let's all welcome Miss JC Fernando. Ayan. Hi, Miss Hello Daisy. po. Hello po. Good afternoon po, everyone. Good afternoon, Coach Shari. Good afternoon. Ayan, ito po sa yung weather niyo dyan. Maalinsangan po. Pero parang pag tinignan ko po mula dito, parang medyo makulimlim. Pero mainit po yung panahon. Ayun po. Mukhang hindi naman po uulan pa. Yes, sana huwag. Parang hindi na interrupt pa. Internet. Opo. True. So sabi nga, na taga Bulacan ka. Saan kaya sa Bulacan? Sa Baliwag po. Wow! Yung mga ano yan, di ba? Yung mga cornic? Tawa! Charam Di po. ba? Ang sarap yung mga ganun. Charam. Opo, madami po dito. Charam. Nagugutom ako ngayon eh. Ayan. So, are you single, Miss JC? Married? May kids? Ayan. Ano po, in a relationship, hindi po married. Yan po, Hindi ka married. I'm still living with my parents po. No, okay. Sige. Nice. Pero may plans na ba getting married soon? Na-pressure si boyfriend. Hi, boyfriend. Nanonood Hindi pa po. Soon po, soon. Soon, Sa tamang yes. panahon po. Exactly. And syempre, sabi mo nga, kanina nga sa intro, di ba, meron kang plano na mag-create ng sarili mong team, sarili mong Yes po. agency in the near future. Nice. Okay, sige, wag na nating patagalin. So, syempre, JC, we want to know your backstory before starting working online. Okay po. Sige po, kwentuhan niyo kami. Sige po. Year 2015 po, naka-graduate po ako. And same year po, ay nakapasa po ako ng CPA board exam. Tapos po, 3 years after ng board exam, nag-start na po akong mag-work sa isang private company sa Mandaluyong. And yun po, for 5 years po, I lived independently.
malayo po sa mga magulang ko. Although, malapit lang po yung Mandaluyong yung kung tutuusin sa Bulacan. Pero hindi po kasi ako pwedeng umuwi palagi dahil sobrang busy po sa work and also po church officer po ako because I am a member of the Iglesia ni Cristo. And every Sunday po, ayun po, tumutupad po ako ng tungkulin. So, halos wala na po talagang time para umuwi pa po sa Bulacan. Ayun po, tulad po nung na-experience ng marami sa corporate world, stressful po, although masaya po, friends po kami ng mga office mates ko and also yung mga board mates ko po dun sa Mandaluyong naging friends ko. Kaya lang po, hindi pa rin po maide-deny na mahirap po talaga pumasok sa isang private company as a general accountant kasi po ang mga transactions po na pinaprocess namin always urgent po. Ayun, kaya po talagang nag-overwork po kami ng mga office mates ko. Hindi po sumasapat yung 9 to 6 p.m. So nag-extend po kami. Maaga pa po yung 8 p.m. ay makaka-uwi ka po. Ganun po. I think yun naman po yung usual setup po sa mga nasa private company. Naging buhay ko po doon, parang hindi ako excited sa Mondays. Kapag Sunday na ng hapon, ayun, nadyan nalulungkot na po ako. Pati yung mga kasama ko sa boarding house, sinasabi namin, ala, Monday na naman bukas. Mag-work na naman bukas, gigising na naman ng maaga. Ayun po. Dati pa lang po, nung college pa lang ako, meron na po akong idea about freelancing. Kasi po may nakapag-share sa amin na kundi po ako nagkakamali, graphic designer po siya. Tapos yung Upwork po ay Odesk pa po noon. Na i-share po niya na malaki nga daw po yung income potential kapag online job kasi pwede kang kumita ng dollars. So nung time pa lang po na yon, alam ko na po na nag-e-exist po yung freelancing at meron pong online jobs. Kaya lang po, as much as I want na i-discover siya, hindi ko po magawa dahil nga po sobrang busy ko sa work. Parang doon na po kasi ako nakatali noon eh. Ang hirap kasi kapag nasa private company, para pong ang mundo mo, yun na po, parang hindi mo na nakikita yung ibang bagay sa labas. Parang hindi mo nakikita na ito, pwede mong gawin to, pwede ka pang mag-grow, mag-learn ng mga ibang bagay. Kasi nga po, fully occupied na po dun sa job. And ayun po, dumating po yung pandemic. Madami po naapektuhan, madami pong bad effects yung pandemic sa karamihan ng tao. Pero po, sa akin po, para sa akin, blessing po siya. Kasi yun po yung nagbigay sa akin ng daan para po makawala sa corporate world. Yun po, naging ano po kasi, naging risky po diba sa Metro Manila dahil doon po mas maraming nagpa-positive nung kasagsagan ng COVID eh. Tapos po, sumabay pa po yung mga friends ko po sa office, unti-unti na pong nawawala. Ayun po, di ba po parang doon lang din kami sumasaya eh, yung sasamahan namin, doon din nawawala na sila. Tapos po yung office po namin is ililipat na po sa Taguig. Ilipat po ako ng boarding house. Dapat po, pag umalis ako, dumdiretso ko, parang ganun. Ayoko na po magstay sa Metro Manila. Saktong-sakto naman po, yung kapatid ko, shinare po sa akin yung job post po sa school ko ng college. Tapos naghahanap po ng teacher ng accounting. Then pa lang ako, gusto ko na rin maging teacher ng accounting. Yun talaga yung nilook forward ko. Di ko dati magpapasok ako sa auditing firm, tapos yung weekends ko magtuturo ako ng accounting. Hindi naman po nangyari. Pero yun po, sabi ko, ha, ito na siguro yung time. Ito na yung pwede kong idahilan para makauwi po sa Bulacan. Ganun. Tsaka, yun din po, kasi gusto ko rin talaga na pumasok. And salamat naman po dahil natanggap po ako dun sa school ko nung college. Tapos nagturo po ako. Virtual lang din po kasi po nakauwi po ako sa Bulacan is September 2020 po. So kasagsagan pa din po ng pandemic. Kaya ayun po, sa bahay lang po ako nagtuturo. Tapos po, alam naman po natin na ang buhay po ng teachers, wala naman pong yumayaman dyan, di ba po? Yung alam ko po eh, kahit hindi sabihin ng
mga taong nasa paligid ko, yung expectation nila sa akin, mataas kasi po, yun nga po, CPA po ako. So, kailangan, meron po akong pera, ganun po. Eh, sa pagiging teacher po, eh, hindi ko naman po ma-achieve yun ng nagtuturo lang ako. Kasi talagang ang pinapairal po sa teaching is yung heart and passion mo po to help the students. Kaya po, dun po ako nagka-idea na, okay, dahil nandito lang naman ako sa bahay, bakit hindi ko explore yung online world? Yung hindi ko maaral dati, aaralin ko na ngayon. Kaya po, nag-search po ako. Pero wala pa po akong idea na yung current skills ko, which is yung accounting and bookkeeping, ay pwede rin i-serve sa online. So, ang nakita ko po at first is yung pagiging VA, pagiging Amazon VA po to be exact. Tapos yun po, kakapanood ko po ng videos about freelancing. Talaga pong mas lalong lumalim yung desire ko na gusto ko eto, gusto kong mag-work online. Yun po, nag-enroll po ako sa isang course para maging Amazon VA. Kaya lang po, nakakuha naman po ako ng client. Actually, until now po ay client ko po yung isa ngayon. Siya po yung isa sa clients ko, yung first client ko. Amazon seller po siya. Kinuha po niya ako kasi nakita niya na may alam po ako sa accounting. Kasi ang hinahanap po niya is a VA at the same time, accountant and bookkeeper. Kaya po parang saktong-sakto. And siya po yung nag-reach out sa akin. Kaya lang po, ayun nga po, sabi ko, parang hindi talaga ako Amazon VA. Hinahanap-hanap ko po yung accounting. At saka yun po talaga yung alam ko eh. Sakto naman po. De, talaga po ngayon yung talagang pinaghahanapan ko nun, ang source of information ko po nun. Kakahanap ko po ng video, may nakita po ako na bookkeeper po siya na Amazon sellers. Di ba po, parang sa akin, malapit na yung heart ko sa Amazon sellers kasi yun yung inaral namin doon sa Amazon VA course eh. Nakita ko yung potential ng market na Amazon sellers. Yun po, kaya sabi ko, uy, pwede palang maging bookkeeper na lang ako ng Amazon sellers kung hindi ko man talaga kaya yung pagiging Amazon VA. Tapos po, ayun, di nag-search na naman po ulit ako, paano ko matututunan yung online accounting? Although, alam ko na yung accounting, pero, syempre po, yung QuickBooks, yung Xero, wala naman po niyan sa company na pinapasukan ko. Although, 5 years po ako doon, ang system po kasi namin is in-house accounting system, and more on manual pa nga po kami noon. Kaya po, ayun, naghanap po ako ng course. Encounter ko po sa TBSA, ayun po, inquire po ako through text message. Kaya lang po, namahalan po ako sa course. Di sabi, hindi ko po alam na ganito pala yung value na makukuha ko eh. Di sabi ko, ala, parang hindi ko pa afford. Maghahanap ako ng iba. Yun po, minahanap naman po ako. Ang tinuturo lang po nila ay Xero po. Xero software. Natuto din naman po ako. Tapos, ang tinuturo po nila is yung more on application po sa online job. Online job platforms like onlinejobs.ph. Ayun po. Kaso po, parang nag-procrastinate lang din ako noon. Hindi ko din siya ganun na-apply. Although, hindi ko siya ganun na-apply. Nagkaroon pa rin po ako ng isa pang client. Ayun po, sinuswerte naman po ako sa client. Nagkaroon po ako ng client. Tapos, ngayon po, wala na siya. Kasi yung mga pinapagawa niya po sa akin, sa tingin ko, hindi po inline sa gusto ko talagang gawin. Ayun po. May pinagawa po siya sa akin noon, may kaugnayan sa QuickBooks nung company. Tapos, magba-bank recon po. I know po na para sa mga sanay na, madali na lang yun eh, yung bank reconciliation through QuickBooks. Pero sa akin noon, nagda-doubt ako sa sarili ko kasi hindi ko talaga kung paano gamitin yung QuickBooks. At ito na po, second encounter ko po sa TBSA. Kasi po, nung nag-search po ako kung paano yung bank reconciliation sa QuickBooks, I stumbled upon a video po of Coach Alfie na tinuturo yung QuickBooks online. Tapos, ayun po, sinundan ko lang. Tapos, nagawa ko po siya. Tapos sabi ko, kaya siguro ganun yung price nung sa TBSA kasi magaling talaga yung mga coach tsaka talagang yung free webinar pa nga lang parang
magagamit mo na talaga eh. So ang ginawa ko po noon, nag-stock pa po ako more doon sa channel po ng TBSA. Tapos po, nanood po ako ng Friday Prey Stories. Tapos doon ko po nalaman na yung ginagawa po dito is yung CCPP. Kasi po member po ako ng tribe. So alam ko po kung gano'n ka-proven yung CCPP approach. Di ko lang po magawa sa sarili ko. Kasi, ewan po, parang gusto ko yung, tawag dito. Yung sa tribe po kasi, di ba, pang general siya. Pero yung dito sa TBSA kasi, concentrated siya sa mga bookkeepers. So, yun na mismo yung mga scripts na pwedeng gamitin. Yun na mismo yung mga proposals na pwede mong i-tweak kung ikaw ay bookkeeper. So, yun po. Nakita ko po na ang galing nung mga stories sa Friday Prey Stories kasi karamihan sa kanila nakakakuha talaga ng client directly through Facebook and LinkedIn, which is yun po talaga yung hindi ko magawa-gawa eh. Talagang nakakakuha lang ako through online job platform. Sabi ko, gusto ko rin ng ganon kasi kapag ganon yung nangyari, yung CCPP, magiging stable talaga yung flow ng income dito sa freelancing. Kasi nasa sa akin na kung hanggang kailan ko gustong kumita, hanggang nagkoconnect ako, hanggang ginagawa ko yung CCPP, talagang may potential na makakuha po ako ng client. Kaya, ayun, sumali din po ako sa free na Facebook group. Madami din po ako nakuha na free files. Kaya po, sa mga nakikinig po dito na hindi pa po member, hindi pa po naka-enroll sa TBSA, ayun po. Samantalahin nyo po yung mga free files na yun kasi napakalaking tulong po. Ang dami ko pong natutunan doon, lalo na sa mga free webinars. And dumating po ako sa point na talagang gustong-gusto ko na po mag-enroll. Sabi ko, worth it pala talaga yun. Yung pang-enroll ko sa TBSA. Tapos po, sakto naman, nag-open na po ng enrollment for batch 10. Doon po ako nakasama sa pinaka-recent po na batch natin. Tapos po, yun po, nakabayad na. Inip na inip po ako noon, para bang gigil na gigil akong i-consume na yung, yung mga modules, yung mga videos sa loob ng academy. Tapos po, parang one day after na nabuksan ko na po siya, tapos unang nakita ko yung revenue line post, doon mo makikita kasi kung gaano kahalaga yung accounting para magkaroon ng good revenue, good net income yung isang business. Hindi lang siya expense sa part ng business owner, it is really a great investment yung pag-hire ng isang bookkeeper. So ayun, doon pa lang parang sabi ko, ang dami ko ng value na kukuha. Tapos sa totoo lang po, ang inuna ko pong i-consume is yung client getting na mga modules. Kasi sabi ko yung QuickBooks tsaka Xero, matututunan ko naman yan along the way. Madali na lang yan. Kasi yung sa akin nga, sa free webinar pa lang eh, nagawa ko na yung task for the client. So dito ako sa client getting process. Tapos po, habang nasa loob po ako ng TBSA, sumali po ako sa The Pod. Wala po akong idea kung ano ba yung ginagawa dun sa The Pod. Basta ako kasi, di ba nga po, parang excited na excited lang talaga ako, go with the flow. Sinalihan ko yung The Pod. Tapos pagpasok ko dun nalaman ko na yun pala. Maganda palang community yon kasi dun ka mas magiging visible sa LinkedIn. Eh di ba po, ang goal ko nga is makakuha ng client through Facebook and LinkedIn. Kaya po, ayun, nung nakita ko na gano'n, nag-start hindi po ako ma-post na tao. Gumawa na po ako and gumawa din po ako ng FB page po. Pinangalan ko po doon yung gusto kong pangalan na maging bookkeeping agency ko. Tapos, simultaneous po yung nagpo-post ako sa LinkedIn, nagpo-post po ako sa Facebook page ko. Nangyari po, marami pong nagme-message doon sa Facebook page ko, maging sa personal Facebook ko po, kung pwede daw po ba akong mag-offer ng service sa ganyan. Ayun po, madami na pong inbound leads. Kaya lang po kasi, yung mga natatapatan ko po sa Facebook ay graveyard yung shift. Kaya po, yun, pinopost ko po sa Discord po natin. Tapos po, yung pinaka highlight po ng freelancing journey ko as of now sa TBSA is nung nagkaroon po ako ng inbound lead from LinkedIn. Tapos po, December 2021 pa po kami magka-connect. Tinanong niya po ako, una po pala nakita ko na nag-react po siya dun sa post
ko sa LinkedIn na behind a good business is a great accountant, parang ganun po. Tapos po, sunod nun, nag-message po siya. Eh, ano po, taga-ibang bansa po siya eh, taga-US po. So, English, di ko na lang po i-Englishin. Pero tinatanong niya po ako kung nagsaserve po ako sa small businesses. Tapos tinanong niya po yung rate ko. Eh, nabasa ko po dun sa material natin. Kapag tinanong na yung rate mo, yayain mo na for a discovery call. So, ayun po. Ang ano ko po kasi, ang struggle ko kasi talaga is pagsasalita ng English. Hindi ko po kaya yun tuloy-tuloy. Kaya po sobrang hanga-hanga ako sa mga tao na tuloy-tuloy magsalita ng English. Kaya lang po, inisip ko, kung hindi ko lalakasan yung loob ko, kailan pa ako mag-start? Ito na eh, meron nang lumapit. Kaya po, ayun po, tinay ko na po yung opportunity. Nag-DC po kami nung potential client that time. Tapos po, nakakatawa nga po kasi yung screen ko po, half po is yung script po natin, half is yung Zoom. So, araw, binabasa ko po kung ano yung nasa script. Pero medyo alam-alam ko naman po, kaya lang, ayun nga, hindi pa ako ganun ka-confident. So, binabasa ko siya. Tapos, sagot naman siya. And, ewan ko, parang may magic po talaga yung script kasi lahat ng pains nung potential client na yun, talagang lumabas nun sa DC namin na feel ko na kailangan niya talaga ng tulong. Ayun po. Pagkatapos po nun, de, sunod na po natin is mag-create ng proposal. Yung proposal din po is nakuha ko lang din po sa Facebook group po natin. Kaya po, yung mga nasa loob na po ng TBSA, utilize nyo pong mabuti yung search bar po dun sa Facebook group natin kung may kailangan po kayo kasi madami po kayong makikita dun. Yung nakita ko po kasi is saktong-sakto sa kanya. Amazon seller po kasi siya. So, proposal for an Amazon seller na wala pang accounting system. So, yun po. Tinweak ko lang po yung nasa proposal, sinend ko po sa kanya. Tapos, tuwan-tuwa po siya kasi ang naging reply niya po sa akin is, I am very interested in hiring you for long term. So, ayun po. Sabi ko, yes, talagang ano, konti na lang makukuha ko na tong client na to. Napaka-powerful talaga nung CCPP process. Tapos, ayun po. Hanggang sa tawag dito, nag-send na po ako ng invoice sa kanya. Gumawa din po ako ng onboarding form sa Google Form. Tapos kaya po nagtatanong po ako nun sa Discord kung meron po tayong welcome email. Ayun po, nag-send din po ako sa kanya para po mas professional po yung dating po dun sa client. Tapos po, ayun po, nagbayad po siya sa akin ng upfront fee, which is first time po para sa akin na makareceive ng fee from a client kahit wala pa akong ginagawa. Sabi ko, talaga palang hindi clickbait yung sinasabi na kahit wala kang portfolio, kahit wala kang CV, makakakuha ka ng client tapos with an upfront fee pa. Very possible po siya through a proven system na siyang tinataguyod po dito sa loob ng TBSA. Ayun po. Oh, grabe. Meron po ba ako itatanong? Siyempre, hindi lang puro victory. Bago ka dumating sa point na yan, I'm sure dumaan ka sa mga struggles. So, yun yung next question namin. Or ako, what are the common struggles and how did you resolve that? Actually po, nung nasa TBSA na po ako, ang pinaka naging struggle ko lang po is yung pagsasalita talaga ng English. Doon po talaga, wala po kasi akong confidence sa sarili ko when it comes to speaking the... yun nga po, dahil may mga naririnig po ako sa inyo ni Coach Alfie na sinasabi niyo, okay lang yan, basta nagkakaintindihan kayo ng client, it doesn't matter kung hindi tama yung grammar mo. Kasi po, parang napaka-conscious ko po sa grammar po kasi dati pa. Ayun po, kasi pag sasalita ako, namamali-mali na po. Yung struggle ko po siguro, mas mahirap po nung nag-start pa lang po ako nung wala pa po talaga akong client. Kasi, di ba po, hindi ko pa po kaya nun yun sa through Facebook and LinkedIn. Nag-a-apply po ako sa onlinejobs.ph, tapos po sa Upwork. Nakakailang apply po ako, nakakailang kung saan sa ang Facebook group na rin po ako sumali. Tapos may mga times po talaga na walang papansin sa'yo. Pero kailangan,
you just keep on going. Tapos po, meron din po ang time na may nag-interview po sa akin, tapos parang natulala na lang ako kasi hindi ko na alam yung susunod na sasabihin ko kasi ang hirap i-translate sa English nung gusto kong sabihin. Ayun, yun po yung mga naging struggle ko. Tapos, ewan ko po, pero nung nagsisimula pa lang ako, parang may pakiramdam ako na kailangan patunayan ko sa mga taong nakapaligid sa akin na meron akong mapapala dito sa online. Kasi po sa mga kakilala ko, parang bibihira pa lang po yung kakilala ko na nag-freelance po eh, na may online job. Talaga ang tingin po nila sa akin, dapat nasa ano ko eh, dapat nasa auditing firm ka, dapat nasa private company ka, ba't umalis ka pa sa dati mong private company, di ba okay ka na doon, may bonus kang natatanggap doon. Parang sa akin ang struggle ko, kailangan kong galingan kasi kailangan ko patunayan sa kanila na there's really a great treasure here in the online world. And ayun, mas higit pa sa kung ano lang yung alam natin. Ayun po. Exactly. You have to overcome talaga yung mga limiting belief na yan eh. Ang una talaga tutulong sa'yo ay ang sarili mo. Okay? So, kailangan talagang i-overcome lahat ng fear. Okay, nice. So, ang kagandahan niya no, Miss JC, siguro ma-attend ka rin sa mga, di ba meron tayong communication skills ngayon with Sir John. So, yun, baka makatulong din sa'yo. And may mga ginagawa nga kaming scripts with John. So, abangan, whoever student. So, sige. Okay, sige. Ito po kaya. Para sa'yo, Miss JC, ano yung mga benefits? Though alam ko, mention mo na yung iba. Yung benefits ng pag-work from home. Or yung flexibility that you can work anywhere. Ayun po. Isa po sa benefits is yung financial reward po na makukuha dito online. Kasi po kung i-compare ko po talaga yung salary ko before as a corporate accountant, imagine po, almost 5 years po ako doon. Pero yung isang online job ko pa lang po, parang natumbasan na kung magkano yung kinikita ko dati. So, pag kinumpare, talagang mas malaki yung income potential dito po sa online job. Tsaka, yun nga po, tulad ng nasabi ko kanina, nasa sayo eh, kung hanggang saan yung gusto mong kitain. Although, hindi pa naman po ako kumikita ng sobrang laki. Wala pa po ako dun sa pinaka-goal ko na income. Pero yun po kasi yung nakikita ko, na kapag tinuloy-tuloy ko to, dun po ako hahantong eh, sa goal ko. Nasa sa akin kung gusto kong ma-hit yun. Tapos po, yung pinaka the best po sa lahat is yung time freedom. Madami po kasi akong responsibilities, hindi lang po sa work, may responsibility po ako sa family po namin, sa church. Ayun po, kapag po may mga bigla ang kailangan attendan, nakaka-attend po ako, na pa-prioritize ko po yung non-negotiables ko without compromising yung work. Kasi yung work naman po, yun, pwede naman pong gawin pagkatapos po nung mahalagang events na yun. Yun din po yung pinagpapasalamat ko kasi feeling ko po ngayon, totoong freelancer na po ako kasi anytime, pwede kong gawin yung task ko sa client. And actually, feeling ko nga po kapag natapos ko na po yung catching up nung books niya, magiging konting oras na lang talaga yung mag-google ko para mag-work dun sa bago ko pong client. Grabe. And yun din po pala, yung sa kasama ko po, lagi yung family ko. Hindi po katulad dati na nagtiis po ako ng 5 years na malayo sa kanila. Ngayon po, lalabas lang ako ng room, andyan lang sila kapag gusto ko nang makipagkwentuhan sa kanila. Ayun po. Pero grabe no, kahit Bulacan to Manila, ilang oras yun, Miss JC? Ano po, kapag po traffic talaga, umaabot po ng 3 hours. 3 hours. Ayan, malapit ako sa Bulacan, Pampanga kami. Ayan, so malay mo makapag-meet tayo soon, diba? Sana po. True. Yan talaga eh, yun yung pinaka-rewarding eh. More than the monetary, yung time with your family. Ako, personally, yun talaga. Kasi ayoko yung may mga important event na kailangan pahirapan po mag-file ng leave, gano'n. Mm-hmm. Minsan, di ba ba, approve. Yung mga ganong moments. So, yun yung isang talaga sa pinagpapasalamat ko. Yung more time with my family. So, praise God. Okay, so next tayo, ito. Para sa'yo, Miss Daisy, how do you define success? Success po for me is
kapag meron ka ng peace of mind sa halos lahat ng aspeto ng buhay mo, hindi po dahil nasa iyo na yung lahat, pero alam mong okay ka na, contented ka sa kung anong meron ka, and alam mong kahit may kulang pa ngayon, mapupunan yon sa future, kasi ginagawa mo yung kailangan mong gawin para makarating dun sa goal mo. And para sa akin din po, masasabi mo na successful ka na kapag yung goal mo na is not primarily for yourself na po, kundi para sa ibang tao. Kasi parang nandun ka na sa state na contented ka na kung ano yung nalalaman mo ngayon, kung ano yung meron ka. Ang gusto mo na lang yung ibang tao, mahawa sa'yo yung mapunta din sa sitwasyon na kung saan nandoon ka. Ayun po yung true success for me. Oh, I like that. I like your definition of success. Yung hindi na siya self-centered, yung success is parang gusto mong i-multiply it. Yung parang lahat kayo masaya. Yes po. So, sarap naman nun. So, ito naman. So, baka pa na, yung susunod na question, parang medyo related lang. Pero, para sa'yo, what makes a good support group? For me po, para yung good support group is a group that will celebrate with you kapag po may wins ka. And yung group na makikinig sa'yo kapag nag-i-struggle ka. And yun po, sa atin po sa loob ng TBSA, super blessed po ako. Kasi nga po, ang strong po ng support group sa loob. And alam mo na, kaya po malakas din yung loob ko noon na mag-busy na kumuha ng client. Kasi alam kong kahit na ako lang yung kausap ng client, ang nasa likod ko is a whole group of bookkeepers and accountants na ready na tumulong sa akin kapag meron akong pangangailangan. Yun po. Oo nga. Tsaka si Ms. JC, ayan, nag-share din siya ng mga resources. I can see dun sa Discord. And talagang tumutulong si Ms. JC. So, wow, nice. Thank you for doing that. So, pay it forward, sabi nga. No? So, ayan, JC, sobrang excited kami sa mga susunod na araw, buwan, at taon sa'yo. And naniniwala ko, hindi malabo yung goal mo. Sabi mo nga kanina, meron kang income goal at meron kang ginugol na eventually in the near future, magkaroon ka rin ng sariling team. Hindi malayo yan. Kasi ngayon, nakikita ko how you work, how you discipline yourself, tsaka yung commitment mo eh. Ramdam namin. So talagang, I think yung mga nanonood dito talagang na-inspire na sila sa journey mo eh. Ayan, ako personally, narinig pa lang kita. Talagang nakaka-encourage, nakakalakas. Dito sabi nga ni Miss Prince, ayan. Very inspiring po yung story pagdating sa English talaga. So yun yung second language po kasi talaga natin ang English. Oh, first time pa, lalo na sa yan, sa Visayas, sa Mindanao, diba? Hindi naman talaga Pilipino yung first language. Minsan, Visayas, tapos mas magaling po nga silang mag-English eh. So, ako, believe nga po ako sa kanila. So, ayan, meron tayo dito, sabi ni Argeline, very inspiring. Congratulations daw, Miss JC. Thank you po. Ayan, so action takers, andyan po yung mga team nyo. Ayan. Hello po, action takers, doers. True, ayan. So, grabe ang bilis din ng oras. Pero meron pa kaming question for you, Ms. Jace. Siyempre, hindi namin pa alam na ans ka na hindi mo bibigyan ng advice yung mga aspiring online bookkeepers and accountants. Ayan. Okay po. Madami po kasi ako naririnig na sinasabi nila, hindi mo na ako magpo-post sa LinkedIn ko kasi wala pa naman akong ganong alam about accounting and bookkeeping. Tapos may mga nagsasabi na hindi mo na ako mag-optimize ng profile ko kasi hindi pa naman talaga ako QuickBooks expert, zero expert. Sa mga ganun po yung mindset, I encourage you all po na mag-start na. Kasi po, kapag po hinintay natin yung time kung kailan po tayo magiging ready, kung kailan tayo magiging expert, baka po mag-procrastinate lang po tayo. Kasi po, sa totoo lang po, hindi naman po tayo magiging ready not until ma-experience na po natin yung actual na
na work. Kasi po, doon po talaga tayo mabibihasa eh. Doon natin matututunan yung lahat. Halimbawa po, ngayon po, sa akin po kasi nagpo-focus ako sa QuickBooks. Ngayon ko po natututunan yung mga bagay na hindi ko alam dati sa QuickBooks, kung paano mag-troubleshoot kapag ganito yung problem. So, mag-take action na po. Wag na pong magpatumpik-tumpik pa. Kumilos na po tayo. Wag nang antayin na maging ready. Kasi ngayon, sikapin nyo at enforce nyo yung sarili nyo na maging ready. Ayun po. Kasi hindi nyo po malalaman yung kung ano ba talaga yung kaya nyo kapag hindi kayo nag-start. I agree. Yes. Start now. Sabi nga, just do it. Okay, wala nang ano eh. Kung gusto mo yung isang bagay, bago pa dumami yung doubts, yung fears, okay yung anxiety mo dun sa idea mo, idea na yan, gawin mo na. Oo, siya, naranasan ko yan. Yung parang, okay, may idea ako, may bagong idea. Ang iniisip ko agad, yung journey na pagdadaanan ko. Tapos dumating yung point na parang, okay, nagkaroon anxiety, nag-worry ka na, natakot ka na, hanggang sa natapos, yung idea na wala, hinayaan mo na lang mag-pass, wala kang nagawa. So, ayun, yun nga, syempre, you can start with doing your research, like, especially kung gusto nga nga pong itry itong online bookkeeping world, do your research. I think JT did her part then, nag-research siya, nag-invest siya sa sarili niya, and nag-take action siya. Yun eh, yun talaga, apply it right away. Opo, tsaka po kasabay din po nung lakas ng loob, syempre po, yung due diligence din po nila, kailangan, talagang maging responsible po, maging consistent po sa pag-aaral. Hindi naman pwedeng puro lakas ng loob, pero wala naman talaga tayong ibubuga. Kailangan po talagang kumilos tayo para matuto. And yun po pinakamahalaga sa lahat, manalangin po lagi. Kasi may marami pong cases na hindi po natin kaya talaga, pero ang Panginoon Diyos po, kaya niya po lahat eh. Kaya po, magtiwala lang po tayo sa kanya. Tapos, gusto ko na rin pong samantalahin yung pagkakataon para po mag-message po dun sa mga hindi po, wala pa po sa TBSA, pero nag-iisip na po na parang gusto nilang mag-join in TBSA. Ayun po, sa TBSA po kasi, hindi lang po yung QuickBooks and Xero yung matututunan nyo, hindi lang po yung client getting techniques yung matututunan nyo, and hindi lang po support group yung magkakaroon kayo. Matututunan nyo din po kung paano po magkaroon ng system para po sa i-establish nyong bookkeeping agency kung gusto nyo man po na magkaroon ng bookkeeping agency. And that system po kasi, proven na po siya. Madami na pong nagtagumpay doon. Kaya po, kung gusto nyo din po na kumbaga parang shortcut po kasi tingin ko dito eh. Mag-shortcut po. Kasi diba kaysa po kung saan-saan po sila nagre-research pa. Nandito na po kasi lahat ng kailangan mo eh. Kung yun talaga yung path na gusto mo, kung gusto mo talaga maging online bookkeeper. So bakit ka pa magsasayang ng effort and time kung meron namang ganito na nakahain na yung lahat. Yun po. Wow, thank you Ms. JC. Guys, walang bayad yun. Experience po yan. So, thank you for saying that, Ms. Lacey. Totoo po yun. Kasi kami po, napaka-importante po na narinig po namin kung ano po yung kailangan ng mga students, the members inside. And we treat them as a family. Like yung sabi ni Ms. Lacey kanina about success, yung totoong success para po sa amin na isa sa mga members din na ang totoong success sa amin ay maranasan din ng ibang tao yung success. So, kaya natutuwa ako dun sa definition ni JC about success. And nakikita ko, in the near future, marami rin siyang taong magiging successful. Tutulungan na maging successful. So, excited ako sa bookkeeping agency mo, Ms. JC. Oh, grabe. Excited ako dyan. And I know you're working on it na. So, bago tayo matapos, let me just read this verse in Psalm 9:1. Sabi nga dito, I will give thanks to you, Lord, with all my heart. I will tell all your wonderful deeds. Ngayon, nag-rejoice tayo dahil sobrang daming bagay na dapat nating ipagpasalamat. Una-una, buhay tayo, nandito tayo. At napag-usapan natin yung journey ni Ms. Lacey at tunay
na inspirasyon at encouragement po yung shinare niyo sa atin for this afternoon. And thank you, Ms. Lacey, sa oras mo, dahil alam ko marami ka pa rin dapat gawin. Thank you so much. And sa ating mga viewers dyan, yun nga sabi ni Ms. Lacey, wala ka pa. Best advice is just do it. Gawin mo na. Kung isang bagay gusto mong gawin, gawin mo na. Yun, do it. Kung ayaw mong mabilisan, pwede mo naman gawin slowly. Diba? At least meron kang ginagawa dun sa isang bagay na gusto mong gawin. Hindi ka talaga matatanggal yun dyan sa kung saan ka natrap kung wala kang gagawin. Diba yung sasakyan, kung natrap yan, hindi naman basta-basta makakausad yan kung hindi niya alisin yung lubak doon sa kung saan man siya na-stop. Or ano yung reason bakit siya na-stop. So you have to do something for you to keep moving forward. Okay, so ayun, nakakatuwa lang. And thank you sa ating mga viewers for this afternoon. Basta lang tayo ng konting mga comments dito. So, ayan, sabi dito ni Miss Ivy, start now. Thanks, Miss Lacey. Ayan daw. So, ito sabi ni Sir Norman, hindi po ako bookkeeper at finish the row. May chance pa po ba ako? Sige, Miss Lacey, sagutin mo yan. Opo, may chance po kayo. May chance po kayo na finish nyo na nga po yung zero. Ako po, di pa nakapag-start. Yes. Actually, ibang client, zero lang hanap. Okay? Start with one accounting software. Ayan po, natapos na kayo ng zero. Diba? O try kayo niyan, hanap kayo. Usually po ang gumagamit ng zero mga Australian clients. So, hanap po kayo ng mga Australian clients. Ayan. And then, ito sabi ni Ms. Mariel, yes po, side-by-side learning and taking action and a lot of prayers. Thanks, Ms. Daisy. Yes, correct. Ito sabi dito ni Mommy Olive, okay po, gagawin ko na. Okay na si Redo yung PC niya. Okay, totoo yan. Congratulations, JP. Impressant po kayo sa amin sa mga aspiring foreign freelance bookkeepers. Wow, okay. Nandito rin yung mga action takers eh. Ayan, Hello po. Yung mga team action takers, nandito sila. And meron ding team Bulacan. Hello po, Joyce. Ayan. So, yan mga kung malapit kayo kay Miss Daisy, okay, pwede naman kayo siguro mag-take kung okay na rin lumabas, diba? So, ayun, I guess that's it. Any last word or anything you wanna say by Miss Daisy before you? Ayun po. Siyempre po, gusto ko po mag-thank you sa inyo, Coach Shari and kay Coach Alfie din po. And sa lahat po ng bumubuo ng TBSA. Yun po, maraming salamat po kasi sinikap nyo po na ma-establish yung TBSA, which is a really, really great blessing po sa amin. Yun po, salamat po. Wow, to God be the glory. Kayo rin po yung reason bakit po kami nagpapatuloy. Yung success nyo po ay success namin. So, congratulations, Ms. JC, and excited pa kami. Kasi alam ko hindi to yung last na Friday Prayer Story mo. Baka next naming interview eh, dala mo na yung team mo. Wala so, pa po sa kanya. So, thank you so much, Ms. JC, and thank you so much, guys. See you again in the next Friday Pray Story episode. Bye! Bye-bye Happy weekend! Thank you po, bye-bye! Happy weekend!